Hello there, mga kapanda. Ngayon tayo ay nasa episode 3 na ng ating AD Vlog. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, like nyo na rin tong video na to and share nyo na rin sa inyong mga friends. At tayo ngayon ay nasa... Nakalimutan ko yung pangalan. Legoland, Malaysia. Sorry na, makakalimutin na rin kasi tayo ngayon ay isa na Legoland, Malaysia. Day 2 ng ating SG Malaysia. One day Malaysia trip natin. At ngayon, titignan natin kung paano at ano ang nangyari sa trip na ito. Panoorin natin. So tayo ngayon ay nasa Singapore Flyer dahil ito yung meeting place para sa coach natin para makapunta tayo at makatawid ng Malaysia. So may wild Pokemon, Pidgeot, na makikita dito. At syempre, ayan na, tayo ay magta-travel na papuntang Malaysia Immigration. So syempre, mapuputol yung video natin at bawal ng camera recording sa mga immigration. So finally, lunch time na. Mga alam ko mga 11 something na nakapunta kami dyan, no? At yun, nasayang ang oras. Sa immigration pa lang, no? So kung gusto nyo talaga na talagang masulit nyo yung Legoland ng mga rides, no? At kapag may mga bata kayong kasama, kailangan, siguro kailangan mga 2 days kayo dito. Kasi masasayang yung oras nyo dun sa couch pa lang papunta at babalik. Dahil napakaaga ng pagbalik mo. Mga 5:30 pa lang, kailangan nasa meeting place ka na. At 6, nagsasarado. O parang 5 pa nga eh. 5 pa nga yung kailangan para makabalik ka sa Singapore. At talagang time wasting yung nangyari. So, yun. Lesson learned sa inyo, no? At dapat talagang mas maraming time dito kasi marami din mga amenities dito kasi may water pa, no? Water pad pa ata at saka yung mga rides, talaga yun yung pangsulit sa mga bata. So yun, dahil doon, dahil gutom na kami at one time entry lang yung ticket. So kapag pumasok ka, bawal ka na lumabas at pamahal yung mga pagkain sa labas, no? Kumain muna kami sa popular na pagkain, no? KFC, no? At kailangan din kasi namin ng internet dahil walang signal yung SIM card namin na pang Singapore. Kala ko pa naman, ano yun? Pwede sa lahat. Singapore lang pala. Jokes on me. So, ayun, pumasok na tayo, no? At hindi pa kami nakakapunta ng loob na loob. Ang dami na agad na pwede mong gawin, no? Mamili. Mamili ng mga bagay-bagay related sa Lego. At ito, babalik na kami sa mismong Legoland entrance. Kakatapos lang namin kumain dito at siyempre nakapag sign out na kami para yung tawag mo doon, yung kailangan mong mag ano para sa immigration ng Singapore. Para mamaya hindi na kami mag sign in pa, magmadali. So dapat yung gawin nyo bago kayo mag-enjoy
sa moment. So, papakita natin mamaya-maya yung entrance pa lang. No? Madami ka nang pwedeng mabili. Pagpasok pa lang ng Legoland. At ito na nga, nasa entrance na tayo ng ating Legoland. At pwede ka na, marami ka na agad na pwedeng pagpicturean tulad nito. O, diba? Pwede kang umupo doon or yung iyong anak, your kids. Bungad agad sa'yo dito ay isang Legoland shop na kung saan pwede kang mag-customize yan tulad na nakita nyo ng mga Legos ninyo, no? At pwede nyo, alam ko pwede nyo siyang gawing keychain, yung customized personalized Lego nyo, no? Na magagawa. At syempre hahanap tayo ng branded na Lego. Ayan, tulad nyan. Uy, ayun, no? Tulad nun, no? Isang Minecraft panda. Kaso, di ko na siya binuli kasi same price lang pala siya dito sa Pilipinas. So, kala ko medyo mura siya, pero at may mga gaganda ding activities dito. Tulad nyan, meron silang wall of Lego na pwede mong dikitan ng kung anong figures, no? At nag-decide ako na mag-leave ng mark sa wall na ito at maglagay ng isang ADFLX na salita sa ating Lego board nila. Yun na lang yung tawag natin sa kanya. Isang Lego board, no? At tulad ng makikita nyo, ayan, ginagawa natin siya. So baka pabilisin na lang natin ito parang time lapse, no? At yun, i-montage natin siya. Magkatapos ng ating pag-prepare ng mga words na gusto nating ilagay sa ating board, letters, no? Na A, D, F, L, X. Diba? Ang hirap. Ang hirap ng ginagawa natin. Ayan, dinidikit na natin yung mga Lego words na gusto nating ilagay. And inaayos lang muna natin. Uy, focus sa mukha ko. Ito sa dapat sa word. Wala kasing stand yung ating walang tripod. Stand yung ating mismong cam natin. Kaya yan, medyo nagsisway-sway siya kapag ginagalaw. At i-montage ulit natin ito, no? Habang sinusulat natin yung the rest ng letters na ilalagay natin. We'll be right back.
At ayan, natapos din yung ating nagawang sa leather board na Lego board na ADFLX. At napasig ko lang din sa video natin kanina, no? Habang nagmumontage siya, parang kami lang yung mga kami lang yung mga adults na nandoon. Parang nakakaya. But ganun talaga. We need to enjoy the tour, the trip. Yeah. Meron din pala dito na sulatan dito sa kabila naman ng board, no? And kung makabalik kayo doon, pwede nyo tignan yung sulat namin doon. Baka nandun ba siya. So ayan yung mapa ng Legoland. Napakalaki niya, no? At iikutin natin yan in half day. So naka 1 hour ata kami doon sa mga activities doon kanina. At ngayon pa lang namin sisimulan at libutin yung Legoland, no? Kaya ewan ko na lang kung makapag-rides pa kami. Siguro konti na lang, pero kung makapag-ride pa, hindi na siguro. Malabo na mangyari. Ang hirap. Kailangan talaga mahaba yung time na gugugulin mo dito kapag pumunta ka. At may service train din sila dito para kung napagod yung kids nyo, pwede kayo sumakay. So yung pinaka-cute dito na part, yan, meron sila mga Lego inspired team na mga building na inspired na Lego. Ano? Basta ganun na Lego based siya pero inspired sa true buildings in the world, no? Yan, tulad mo yan. At syempre meron din mamaya dyan is Philippines, no? Introducing the Philippines. Ang cute yan. Talaga may mga motion yung mga gamit, yung mga boats. May nag-fisherman pa nga dyan eh. Ang cute. So ngayon nasa second ride na tayo. Di natin na videoan yung una dahil bawal daw. Bawal mag-video habang nagra-ride. So I understand. So precaution. Kahit naman siguro action cam lang. Pwede naman sana. Pero wala, ganun talaga. So papasok na tayo. Ay hindi, palabas na pala to. Ito na yung palabas. No? Tapos na yung ride natin. Mini roller coaster siya. So nandito na tayo sa pinakahuli at bago yung pila nito, natutuwa kami kasi pinagtitingin ako. Kami na lang yung magiging pasahero nila at tapos adult pa. Parang ano, okay, ano namin. So pati yung mga crew, yung operator, no, nag-ano na rin, sumakay na rin kasama namin kasi kami na lang talaga. I think pa sarado na rin sila niyan, mga almost 5 na. Kaya talagang ganun na lang ka ano namin. Yung ride na to, no. So siya yung best for the last, no, para mapatuyo din ang pawis.
Kasi init na init kami. Kakalakad, kakaigo dun sa Legoland. At yun. So, ang dami nang nangyari. Mga bagay-bagay na yun. Ang bilis ng oras. Nakaka-bilis. At ayun, tayo ay mouse away na para pauwi at pabalik ng Singapore. So, babay Malaysia. At meron silang maikling program dyan, no? At sasayaw sana ako pero wala nang time. Baka maiwan pa kami. At yun na lang, ito ay pabalik na tayo sa mismong Singapore. At talagang i-treasure yung bawat segundo, minuto, oras na ikaw ay nagta-travel. So, sa gayon, talagang mag-i-enjoy ka sa mga kagandahan ng inyong pupuntahan. Kaman ay nag-iisa, may grupo, nakasama, palaging mag-ingat sa iyong pag-travel. At sa muli, ito ay si AD Flex. At lagi kayo mag-like, subscribe, and share na rin ang video na ito. Thank you. Paalam.